Nanatili sa talon sina Sean at Yuri hanggang sa matapos ang party. Magkasama nilang pinagmasta ng magandang tanawin ng lugar. Ang ganda dito, ani ni Yuri. Ngayon lang siya nakapunta sa ganitong lugar kung kaya't napakasaya niya. Napatingin naman si Sean sa kagandahan ni Yuri. Hindi na malaya ni Sean na nakangiti na siya. Ah, ang ganda nga. Napakaganda. Ani ni Sean habang nakatitig kay Yuri. Napatingin naman si Yuri sa kanya at nailang ito nang makitang nakatitig sa kanya si Sean. Huwag mo nga akong titigan, ani ni Yuri. Natauhan naman si Sean. Hindi ako nakatitig sa iyo ah. Nakatingin ako dun sa puno. Palusot ni Sean. Naku, palusot ka pa dyan. Alam ko naman, ako ang tinitingnan mo. Pwera na lang kung may nakikita kang hindi ko nakikita, ani ni Yuri. Napangisi naman si Sean sa ideyang pumasok sa isip niya. Hindi mo ba nakikita yung babae? Ayun oh, nakatingin sa atin, ani ni Sean at itinuro ang puno, hindi kalayuan sa kanila. Tumigil ka nga dyan, hindi mo ko matatakot no? Ani ni Yuri, pero halata na ang panginginig ng kanyang kamay. Hindi mo ba talaga nakikita? Huwag mong sabihin. Multo iyon. Pananakot pa ni Sean kay Yuri. Para kang tanga. Walang multo no. Baka guni-guni mo lang ang nakikita mo, ani ni Yuri. Kinalinga naman umakto ni Sean. Bigla siyang tumayo dahilan para magulat si Yuri. Papalapit na siya. Papalapit na siya dito. Hindi mo ba talaga nakikita? Ani ni Sean at umaktong natatakot. Ano ba? Tumigil ka na nga. Sigaw ni Yuri. Maya-maya pa ay may gumalaw sa tabi ni Yuri kaya nagtitili ito at mabilis na lumapit kay Sean. Tawang-tawa naman si Sean sa naging reaksyon ni Yuri. Nang tingnan ni Yuri kung ano ang gumalaw sa kanyang tabi, isa lang palang kuneho. Pwisit ka talaga. Huwag ka ngang manakot. Ani ni Yuri at pinaghahampa si Sean. Hindi pa rin tumitigil sa pagtawa si Sean. Akala ko ba hindi ka natatakot? Pangungutya ni Sean. Inirapan naman siya ni Yuri. Nagulat lang ako. Pagsisinungaling ni Yuri. Kanina nga, ang lakas ng tili mo. Pang-aasar pa ni Sean. Ewan ko sa'yo, bahala ka na nga dyan. Iritadong ani ni Yuri at saka naglakad palayo kay Sean. Ito naman, parang binibiro ka lang eh. Masyado ka namang pikunin, ani ni Sean. Hindi naman siya pinansin ni Yuri. Patuloy lang ito sa paglakad pabalik sa venue. Tapos na ang party kaya nagsiuwian na ang mga bisita. Hinanap naman ni Yuri ang kanyang ina sa dami ng tao. Agad naman niyang nakita ito. Mom! Tawag ni Yuri sa ina. Agad siyang lumapit dito. Where have you been, Yuri? Bakit hindi kita nakita sa party? Iritadong tanong ni Leila. Napayuko naman si Yuri at hindi nakasagot. Hindi ba't sinabi kong makipag-socialize ka sa mga tao sa party? Bakit hindi mo ko sinunod? Iritadong ani ni Leila. Napatingin naman si Leila sa mga taong nakatingin sa kanila. Halika, sumunod ka sa akin. Alam mo naman kung anong mangyayari sa iyo kapag sinuway mo ko, diba? Ani ni Leila at hindi niya maitago ang inis. Natakot naman si Yuri dahil alam niya na kung anong mangyayari, oras na makauwi sila. Padabog na sinara ni Leila ang pinto ng bahay nang makauwi sila ni Yuri. Kinuha nito ang latigo na ginagamit niyang pamparusa kay Yuri at sa mga kasambahay na sumusuway sa utos niya. Dumapa ka doon! Iritadong utos ni Leila. Agad namang sinunod ni Yuri ang utos ng ina. Hinubad niya ang suot na dress at dumapa sa sofa. Ipinikit na lamang niya ang mga mata. Maya-maya pa ay naramdaman na niya ang masakit na paglapat ng latigo sa kanyang likod. Agad na nagmarka ang latigo sa likod ni Yuri.
Puisit ka talaga. Hindi ka ba natatakot sa suwayin ako, ha? Gusto mo ba talagang masaktan? Sigaw nito. Pinahiya mo ko sa mga tao doon. Akala ko naman kilala ka nila, pero hindi. Alam mo ba ang binibigay mong kahihiyan sa akin, ha? Sigaw muli nito at nilatig muli si Yuri. Naluha naman si Yuri sa sakit. Gumawa ka ng paraan upang maipagmalaki kita. Kundi, mas malala pa rito ang mararanasan mo. Pagbabanta ni Leila kay Yuri. Tahimik namang humikbi si Yuri. Gamutin niyo na ang babaeng ito. Siguraduhin niyong hindi mapipiklat ang mga sugat niya. Utos ni Leila sa mga kasambahay. Agad naman siyang sinunod ng mga kasambahay. Iritado namang iniwan ni Leila si Yuri. Ay naku, grabe talaga si ma'am sa'yo. Hindi ko alam kung bakit ka pa niya inampun kung sasaktan ka rin naman niya. Ani ng kasambahay. Ah, ayos lang po ako, Nanay Fe. Kung hindi ako inampun ni mami, baka nasa bahay ampunan pa rin ako. At least ngayon, nakakapag-aral na ako sa isa sa mga pinakamagandang paaralan. At dito, nakakain ako ng masasarap na pagkain. Nakakapagsuot rin ako ng magagandang damit. Ani ni Yuri at pilit na ngumiti. Hinaplos naman ang kasambahay ang buhok niya. Pero, masaya ka ba? Alam kong ginagamit ka lang ni ma'am para sa sariling ambisyon. Alam kong hindi ka masaya dito, Yuri. Pwede ka namang maging totoo sa sarili mo dahil naiintindihan kita. Ani nito. Naluha na lamang si Yuri at napayakap sa kasambahay. Simula nang mapunta siya sa mansyon ni Leila tanging, si Fe lang ang namalasakit sa kanya. Kaya malapit na ang loob niya sa matanda at ito na ang tinuring niyang ina. Salamat po dahil nandito kayo. Hindi ko alam ang gagawin kapag nawala kayo sa akin. Lumuluhang sambit ni Yuri. Huwag kang mag-alala. Nandito lang ako. Hindi kita iiwan. Ani nito at niyakap siya pabalik. Kinabukasan, matamlay na pumasok si Yuri sa eskwela. Good morning, Yuri. Masayang bati ni Sean kay Yuri. Hindi naman siya pinansin ni Yuri. Napansin naman ni Sean ang pagiging matamlay ni Yuri. Ayos ka lang ba? Mukhang matamlay ka ata. Tanong ni Sean. Go away. Don't bother me. Iritadong pagtataboy ni Yuri kay Sean. Hinarangan naman ni Sean ang dadaanan ni Yuri. Tell me, what's wrong? There's something wrong with you. Ani ni Sean. Sinamaan naman siya ng tingin ni Yuri. It's none of your business. Umalis ka sa dadaanan ko! Sigaw ni Yuri. Nagtingin na naman sa kanila ang mga tao. No, hindi ako aalis dito unless sasabihin mo sa akin kung bakit matamlay ka. Pagmamatigas ni Sean. Nainis naman si Yuri. I'm just tired, okay? Kaya umalis ka na dyan. Ani ni Yuri. Dapat, hindi ka na lang pumasok kung pagod ka. Baka kung ano lang mangyari sa'yo. Ani ni Sean at tumabi na sa tabi ni Yuri. Huwag mo na akong pakialaman. Mind your own business. Iritadong ani ni Yuri. I'm just concerned, Yuri. You really doesn't look good. And you're pale. Ani ni Sean. Maya-maya pa ay nakaramdam ng pagkahilo si Yuri kaya napahawak siya sa kanyang ulo. Ayos ka lang, Yuri? Nag-alalang tanong ni Sean. I'm fine. May thesis pa ako. Mauuna na ako. Ani ni Yuri at nanakbo na palayo kay Sean. Habang naglalakad, lalong sumasakit ang ulo ni Yuri kaya napagpasyahan niyang pumunta muna sa klinik. Pagkapasok niya, wala siyang nakitang nurse kaya siya na lamang ang naghanap ng gamot para sa sakit ng ulo.
Nang makahanap siya ng gamot, kinuha niya iyon at ininom, tsaka lumabas ng klinik. Paglabas niya ng klinik, napansin niyang pinagtitinginan siya ng mga tao at bigla na lamang tumawa. Nagtaka naman siya kung anong problema ng mga ito. Maya-maya biglang naramdaman ni Yuri na may yumakap sa kanya. "Miss, may tagus ka," ani ng isang lalaki. Nanlaki naman ang mga mata ni Yuri nang napagtantong ito na pala ang araw na magkakaroon siya. Kaya pala masakit ang ulo niya. Can you lend me a jacket or anything can cover my back?" tanong ni Yuri. Sorry, wala eh. Ihatid na lang kita sa klinik," ani nito. Tinanggal naman ni Yuri ang kamay nitong nakayakap sa kanya at tingnan kung sino ang lalaking yumakap sa kanya. Namangha naman si Yuri na makita ang itsura ng lalaki. Maamo ang mukha nito na tila ba'y isang anghel. "I can handle myself. You don't need to hug me. You pervert," mataray na ani ni Yuri. Napakamot naman ang lalaki. "Oh, sorry," ani ng lalaki at mukhang nahihirapan itong magpaliwanag. Napairap na lamang si Yuri. "You don't need to explain. I know that you did that because you thought that will help me," ani ni Yuri. Napatingin naman sa kanya ang lalaki. Ayun nga. Sorry. I don't know how to communicate properly. Okay," ani ng lalaki. "It's okay. It's normal," ani ni Yuri. Bumalik na si Yuri sa klinik at nabutan na niya ang nurse. Pagkapasok ni Yuri sa klinik ay nakangiting aso sa kanya ang lalaking nurse. "Ikaw, Daya, boyfriend mo yung lalaking kasama mo kanino?" matinis na tanong nito. Nagulat naman si Yuri sa matinis na boses nito na para bang iniipit na ipis. Hindi alam ni Yuri na bakla pala ang nurse. Napakunot naman ang noo si Yuri. Sino po?" naguguluhang tanong niya. Hinampas naman siya ng baklang nurse at humahalakhak. "Nakuday, in denial pa. Kitang-kita ko kayo, grabe makayakap sa'yo. Parang ayaw ka ng bitawan. OMG, nakakakilig. In fairness, ang pogi ng boyfriend mo, Day," ani ng baklang nurse at kinikilig pa. Lalong naguluhan si Yuri dahil hindi niya alam kung saang lupalop nito nakuha ang ideyang yun. "I don't have a boyfriend. Maybe you saw me with a guy. Tinulungan niya lang ako at hindi makita ang tagus ko." Paliwanag ni Yuri at pinakita ang tagus sa palda niya. Nanlaki naman ang mga mata ng bakla. "Ay! Diyos ko, Day! Ay parang sinaksak yung kuyukot mo. Ba't hindi mo agad sinabi? Ay nako, ito, napkin oh." Ani ng nurse at inabutan siya ng napkin. Nagpasalamat naman si Yuri. "At may extra akong palda at panty dito. Magpalit ka na rin," utos ng nurse na siya'y tinanguhan ni Yuri. Pagkatapos magpalit ay nagpasalamat at nagpaalam na siya sa nurse dahil baka mahuli na siya sa klase. Laking pasasalamat niya na makitang wala pa ang guro nila kaya dali-dali siyang umupo sa bakanting upuan. May thesis sila ngayon kaya tsak, napapagalitan siya kapag nahuli siya sa klase. Lalo na't masungit pa naman ang guro nila sa subject na iyon. Halos mapuno na rin ang classroom dahil sa dami ng estudyante. Nag-review muna si Yuri para magiging defense nila. Maya-maya pa ay naramdaman niyang may umupo sa kanyang tabi. "Hello," napatingin si Yuri sa bumati sa kanya. Ito ang lalaking kaninang yumakap sa kanya. "You're from earlier, right?" tanong ni Yuri. Napangiti naman ang lalaki. "I'm glad you remember me," ani nito. "Ako nga pala si Mark," pakilala ng lalaki. "Yuri," tipid na ani ni Yuri. Ang ganda naman ng pangalan mo," ani ni Mark. Napairap na lamang si Yuri. "I don't need your compliment," mataray na ani ni Yuri.
You're pretty and smart. Kaso lang, masungit ka. Ani ni Mark. So, you should mind your own business. Mataray na ani ni Yuri. Napangiti naman si Mark. Ang cute mo pa rin kahit masungit ka. Bulong ni Mark. What? Tanong ni Yuri. Ngumiti lamang si Mark sa kanya. Napansin naman ni Yuri ang katabing babae ni Mark. Napakasama ng tingin nito na para bang kakainin siya ng buhay. Hindi na lamang ito pinansin ni Yuri at nagpatuloy na lang sa pagre-review. Ilang minuto ang lumipas ay dumating na ang kanilang guro. Okay class, today you will present your thesis, ani ng guro. Isa-isang nag-present ang mga kaklase ni Yuri. Kinakabahan naman siya dahil malapit na siyang mag-present. Nang siya ang mag-present ay nilakasan niya ang loob niya. Mabuti na lamang ay na-present niya ng maayos ang thesis niya. Ang galing mo, papuri ni Mark sa kanya. Thanks, ani ni Yuri at bumalik na sa pagkakaupo. Isang oras din bago natapos ang klase. Nagsilabasan na ang mga klase niya, kaya lumabas na rin si Yuri. Pagkalabas niya, napansin niyang sumunod sa kanya si Mark. Don't follow me. You look like a stalker, ani ni Yuri. Napakamot naman si Mark. Pasensya na. Bago lang kasi dito at wala akong kakilala. Ikaw lang kasi yung una kong nakilala dito. Nagbabakasali lang ako na baka pwede maging magkaibigan tayo. Ani ni Mark. Napairap na lang si Yuri. I don't want to be friends with strangers, ani ni Yuri. Umakto namang parang nasasaktan si Mark. Ganun ba? I'm sorry if I make you uncomfortable, ani ni Mark. Hindi na nagsalita pa si Yuri at tinalikuran na si Mark. Hey! Ugly! Napalingon naman si Yuri sa sumigaw. Nakita niya ang babae kanina sa classroom at may apat itong kasama. Kumunot naman ang noo ni Yuri nang makitang nakatingin ang mga ito sa kanya. Are they calling me ugly? Tanong ni Yuri sa isip. Hindi na lamang pinansin ni Yuri ang mga babae at nagpatuloy na lamang sa paglalakad. Hey! Ugly! Sigaw pa ulit nito. Hindi humihinto si Yuri dahil hindi naman siya pangit. Maya-maya pa ay humablot ng buhok niya. Nainis naman siya kaya hinablot niya rin ang buhok ng kung sinong sumabunot sa buhok niya. Ang ending ay nagsabunutan sila at ang malala ay pinagtutulungan siya ng limang babae. Sa isang kamay ni Yuri ay hablot-hablot niya ang isang babae at sa kabila naman ay ang alipores nito. Buisit na buisit siya kaya sinisipa niya ang iba at napapaaray naman ang mga ito. You bitch! Ang kapal na mukha mong landiin si Mark. Nilalandi mo na nga si Sean. Nilalandi mo pa si Mark. Malandi ka! Sigaw ng babae na hindi pa rin binibitawan ang buhok niya. What are you saying? Wala akong alam sa sinasabi mo. Iritadong sigaw ni Yuri. Nagtidinay ka pa. Marami nang nakakaalam na malandi kang babae ka. Sigaw pa nito. Tigilan niyo siya. Isang tinig ng lalaki ang nagpahinto ng away nila. Hindi alam ni Yuri pero umasa siya na si Sean yun. Pero hindi. Si Mark pala ito. Ngayon lang napansin ni Yuri ang kabuuan ni Mark. Gwapo pala talaga ito. Maputi. Mapungay ang mata, matangos ang ilong, makapal ang kilay at mapula ang mga labi nito. Sa tingin niya ay kasing gwapo rin ito ni Sean. Natakot naman ang mga babae at nagsitakbuhan nang makita ang lalaki. Nagtaka naman si Yuri sa reaksyon ng mga babae. Lumapit sa kanya ang lalaki at inabutan siya ng panyo. Ayos ka lang ba? Bakas sa mukha nito na nag-aalala ito sa kanya. Hindi alam ni Yuri kung matatawa siya. Para ito yung napapanood kong eksena sa palabas ah. Hindi na malaya ni Yuri na napakalakas ang pagsambit niya sa salitang iyon. Natawa naman si Mark. Hindi ko alam. Marunong ka rin palang magbiro. Ani nito at nginitian siya. Tiningnan lang ito ni Yuri at inirapan. Bakit mo inaabot sa akin yung panyo na yan?
May tumiba ako? Mataray na tanong ni Yuri. Tinuro naman ni Mark ang ilong niya. Oh, dumudugo ang ilong mo. Ani nito. Napahawak naman sa ilong si Yuri at nagulat nang may nakitang dugo. Inabot ni Yuri ang alok nitong panyo at pinunas sa ilong niya. Salamat. Ani ni Yuri at pinigay ulit sa lalaki ang panyo. Hindi naman ito tinanggap ni Mark. Sayo na yan. At saka nga pala, bakit ba inaaway ka ng malditang Marcy na yun? Tanong nito. I don't know. Bigla na lang nila akong sinugod saying that inaagaw kita. Naiinis na ani ni Yuri. Hindi alam ni Yuri kung bakit bigla na lamang gumaan ang loob niya kay Mark. Hayaan mo na lang siya. Ganun talaga ang babaeng yun. Iwasan mo na lang siya at kung aawahin ka ulit, tawagin mo lang ako. Proprotektahan kita. Ani ni Mark. Natawa naman si Yuri. I didn't know na expert ka pala sa mga babae. Biro ni Yuri. Napakamot naman si Mark na tilabay, nahiya. Gusto ko lang namang protektahan ka. Ani ni Mark. I'm hungry. Do you want to go to the cafeteria? Tanong ni Yuri. Tumango naman si Mark. Oo. Halika, sabay na tayong kumain. Ililibre kita. Ani ni Mark at hinawakan ang kamay niya. Wala nang nagawa si Yuri at nagpakaladkad na lang dito. Habang naglalakad sila, ay ang sasama ng tingin ng mga kababaihan kay Yuri na para bang kakainin na siya ng mga ito ng buhay. Samot-sari ding bulungan ang naririnig niya na para bang may bubuyog ang mga ito. Hindi na lamang ito pinansin ni Yuri dahil hindi naman ito ang unang pagkakataon na naranasan niya iyon. Ganito rin ang reaksyon ng mga babae noong kasama niya si Sean. Ilang minuto rin bago sila nakarating sa cafeteria. Pinaupo na siya nito at pangdalawang table at umorder na sa counter. Ang sabi pa nito ay ililibre siya nito. Maya-maya pa ay dumating na si Mark na may dalang dalawang tray na puno ng pagkain. Tuwang-tuwa naman si Yuri. Pagkalapag ng pagkain ay nilantakan na niya. Gutom na kasi siya dahil hindi siya pinakain ng umagahan sa bahay. Tuwang-tuwa naman sa kanya si Mark dahil para siyang batang binigyan ng candy. Hinay-hinay lang. Baka mabilaukan ka. Wala kang kaagaw. Natatawang ani ni Mark. Samantalang napakasama ng tingin ng mga estudyante sa kanila, ang iba pa ay inirapan pa si Yuri. Nagsiselos at naiinggit kasi ang mga ito dahil isa sa pinakasikat at pinakamayaman sa eskwelahan si Mark. Hindi alam iyon ni Yuri dahil puro pag-aaral lang ang inatupag ni Yuri. Ang iba ay pinipicturan silang dalawa, ang iba ay nagbubulungan lang at para bang gusto silang sumpain si Yuri. Yuri! Napatingin ang lahat ng may dumating na lalaki. Si Sean pala iyon. Nanlilisik ang mga mata nito at para bang anumang oras ay mananakit ito. Lumapit ito sa kinaruroonan nila Yuri at kinwelyuhan si Mark. Don't you dare touch her! Galit na sigaw nito kay Mark. Gumisi naman si Mark. Chill! Wala pa akong ginagawa. Nakangising saad ni Mark. Pinagkakaguluhan naman silang tatlo ng mga estudyante. Ang iba ay kinukuhan pa sila ng litrato. Samantalang naguguluhan si Yuri sa nangyari, kaya pinaghiwalay niya ang dalawa. Teka lang! Huwag kayong mag-away! Sigaw ni Yuri. Hinablot naman ni Sean ang kamay niya. Let's go! Ani ni Sean at hinila siya. Hinablot naman ni Mark ang kabilang kamay ni Yuri. Saan mo siya dadalhin? Di pa siya tapos kumain. Ani ni Mark. Sinamaan naman ito ng tingin ni Mark. Bitawan mo siya. Madiing utos ni Sean. Pero hindi pa rin bumibitaw si Mark. No. Dito lang siya hanggang sa matapos siyang kumain. Pagpupumilit ni Mark. No. She will go with me. Pagpupumilit ni Sean, hinila pa siya nito at ang ending ay pinag-aagawan siya ng dalawa. Gulong-gulo si Yuri sa nangyari. Stop! Sigaw ni Yuri.
Napahinto naman ang dalawa. Nagbubulungan naman ang mga estudyante habang nakatingin sa kanila. Ano ba siyon? I'm eating here. Tapos bigla ka nalang susugod dito. Sigaw ni Yuri at tinuduro-duro pa si Sean. Nainis naman si Sean dahil parang mas pinipili pa ni Yuri si Mark kaysa sa kanya. What? So, you're choosing him over me? Hindi makapaniwalang tanong ni Sean. Kumunot naman ang noo ni Yuri. No, I'm not choosing someone here. I just want to say that you are disturbing me. Ani ni Yuri. Ikinuyom naman ni Sean ang kanyang kamao. Fine. I just wish that you will not regret it. Ani ni Sean at iniwan na sila. Lalong naguluhan si Yuri sa ikinilos ni Sean, lalo na sa sinabi nito. Napangisi naman si Mark nang umalis si Sean. Umupo na lang ulit si Yuri at nagsimulang kumain. Pagpasensyahan mo na yung lalaking yun. I don't know what happened to him. Ani ni Yuri kay Mark. It's okay. It's fun to see him mad. Ani ni Mark. Tsaka ngumisi. Lalong naguluhan si Yuri kay Mark dahil sa kinikilos nito. Kanina lang ay mahiyain na ito. Ngayon naman ay parang ibang tao na ito. Napaka-misteryoso ni Mark. There's something fishy about him. Bulong ni Yuri. Pagkatapos nila kumain, sinamahan siya ni Mark sa susunod niyang klase. Nalaman nito ang schedule niya dahil ipinakita niya ang papel na naglalaman ng schedule niya. Pagkapasok ng classroom ay nagpaalam na si Mark sa kanya. Bago makapasok si Yuri sa silid, may humawak sa braso nito. Nililingon niya ito at nakita niyang si Sean ito. Why are you here? Tanong ni Yuri. Layuan mo ang lalaki yun. Utos ni Sean kaya napatingin at kumunot ang noo ni Yuri. What? Naguguluhang tanong ni Yuri. Tiningnan naman ni Sean sa mata si Yuri. Stay away from him. He will just play with your feelings. Ani ni Sean at iniwan na naguguluhan si Yuri. Samantala, kakatapos lang ni Rafael sa kanyang meeting. Good day, Mr. Helbert. Napatingin naman si Rafael sa bumati sa kanya. Nanlaki ang mata niya nang makita si Leila. Oh, what are you doing here? Tanong ni Rafael. Ngumisi naman si Leila sa kanya. I'm your new investor. Don't you remember? Sagot ni Leila. Ah, oh, right. Do you have some business with me? Tanong ni Rafael. Ngumiti naman si Leila at lumapit kay Rafael. I do. Ani ni Leila at hinawakan ang dibdib ni Rafael. Nagulat naman si Rafael sa ginawa nito at agad na tinanggal ang kamay ni Leila sa kanya. What are you doing? You know that I have a wife, right? Iritadong ani ni Rafael. Humahagikik naman si Leila. I don't care, Rafael. I know that I'm prettier and hottier than your wife. I know that you know that. Ani pa ni Leila na tila'y inaakit si Rafael. You're wrong, Leila. Faye is like a goddess. And you're nowhere above her. Mahal ko si Faye at hindi ko siya ipagpapalit sa katulad mo, Leila. Ani ni Rafael. Nainis naman si Leila sa narinig. Nakalimutan mo na ba ang nangyari sa atin noon, Rafael? I know you loved me back then. I was your first love. Ani ni Leila. Umiling naman si Rafael. Matagal na tayong tapos, Leila. Kalimutan mo na kung ano man ang nangyari noon. Masaya na ako ngayon at dapat maging masaya ka na rin, Leila. Ani ni Rafael. No! Paano ako magiging masaya kung wala ka sa tabi ko? Nakalimutan mo na ba ang lahat ng pangarap natin noon? Ang mga pangako mo sa akin? Alam mo, mahal na mahal kita, Rafael. Sigaw ni Leila. Pero hindi kita mahal, Leila. Si Faye na ang mahal ko. Hindi ko kayang iwan si Faye
dahil mahal na mahal ko siya. You should move on, Leila. Ani ni Rafael. Hindi. Hindi ako titigil hanggat hindi ka bumabalik sa akin, Rafael. Akin ka lang. Gagawin ko ang lahat para masira kayo ni Faye. Gagawin ko ang lahat para bumalik ka sa akin. Sigaw ni Leila. You're crazy. Hindi magtatagumpay ang balak mo. Mahal namin ni Faye ang isa't isa. Kalimutan mo na ako, Leila. Huwag mo nang ipagpilitan ang sarili mo sa akin. Ani ni Rafael. No. I won't stop loving you, Rafael. Remember that? I will do anything to have you back. Sigaw ni Leila. Napabuntong hininga na lamang si Rafael. Don't threaten me, Leila. Hinahayaan lang kita dito dahil pinagkakatiwalaan ka ng asawa ko. Pero sa oras na saktan mo ang asawa ko, hindi ako magdadalawang isip na parusahan ka. Ani ni Rafael at naglakad na palayo kay Leila. Galit naman si Leila at nagwala. Akin ka lang, Rafael. Akin ka lang. Ani ni Leila at kinuyom niya ang kanyang kamao. Litong-lito naman si Yuri sa sinabi ni Sean. Kung magsalita ito ay parang kilalang kilala na nito si Mark. Bakit ba sinugod na lang bigla ni Sean si Mark? Magkaaway ba sila? Naguguluhang tanong ni Yuri sa kanyang isipan. Naisip ni Yuri na wala na dapat pakialam sa buhay na iyon kaya pinagsasawalang bahala na lang ito ni Yuri. Ilang oras din ang lumipas at natapos na ang mga klase nila. Hilong-hilo naman si Yuri dahil pasikot-sikot at pabalik-balik sila ng daan sa mga pasilyo para makapunta sa susunod nilang klase. Bigat na bigat rin siya sa mga gamit na dala niya na puro libro. Nanghihina talaga kasi siya kapag may buwan ng dalaw niya. Hindi siya makalakad ng maayos dahil sumasakit ang puso niya. Maya-maya pa ay may umalalay sa kanya. Are you okay? Napatingin si Yuri sa nagtanong. Ah, Mark! Ani ni Yuri. Nagtaka naman siya kung bakit ang bilis itong nalaman kung nasaan siya. Anong kinagawa mo dito? Tanong ni Yuri. Papunta na sana ako sa sunod kong klase nang makita kita. Napansin ko kasing namumutla ka. Ani ni Mark. Pinilit naman ni Yuri na tumayo ng maayos. Ah, ayos lang ako. Ani ni Yuri pero biglang bumigay ang paa niya. Namilipit siya sa sakit ng puso niya. Ayos ka lang ba? Gusto mo bang dalhin kita sa klinik? Nag-aalala lang tanong ni Mark. Hindi naman makapagsalita si Yuri dahil namimilipit siya sa sakit. Walang pag-alinlangan naman na binuhat ni Mark si Yuri at dinala ito sa klinik. Habang buhat-buhat ni Mark si Yuri ay nawalan ng malay. Maraming nakakita sa kanila kaya samot-saring chismis na ang agad na kumalat. Inihiga ni Mark si Yuri sa kama. Ah, anong nangyari sa kanya? Tanong ng baklang nurse. I don't know. I think she have an anemia. Sagot ni Mark. Nakilala naman ng baklang nurse si Yuri. Ay, huwag kang mag-alala. May cramps lang siguro tong girlfriend mo. Ani ng baklang nurse. Napakamot naman si Mark sa ulo. Oh, hindi ko po siya girlfriend. Ani ni Mark. Gumisi naman ang baklang nurse. Sus, palusot ka pa. Alam ko namang girlfriend mo itong babaeng ito. Bagay kaya kayo? Ani pa ng nurse. Hindi na lamang umimik si Mark. Babantayan ko na lang po siya. Ani ni Mark. Sige, maya-maya lang ay magigising rin siya. Ani ng baklang nurse. Ilang oras din ang lumipas bago nagising si Yuri. Ah, nasan ako? Tanong ni Yuri. Nasa klinik ka. Nawalan ka ng malay kanina. Ani ni Mark. Napasapo naman sa ulo si Yuri dahil nakaramdam siya ng paghahilo. Uuwi na muna siguro ako. Ani ni Yuri. Oo nga, mas mabuting umuwi ka na.
Baka kung ano pang mangyari sa'yo, ani ni Mark. Ihahatid na kita sa inyo, ani pa muli ni Mark. Naisip naman ni Yuri na baka lalo siyang magkasakit kapag umuwi siya sa kanyang ina. Kinuha niya ang telepono at tinawagan ang ina ni Sean na si Faye. Mabuti na lamang ay nakuha niya ang number nito noon sa party. Naisip niya doon muna tumuloy dahil ito lang ang kakilala niya at alam niyang hindi siya ito papababayaan. Hello, Tita Faye, ani ni Yuri. Oh, bakit anak? May kailangan ka ba? Tanong ni Faye sa kabilang linya. Pwede bang tumuloy muna ako sa inyo? Kahit ngayong gabi lang? Ani ni Yuri. Oo naman. Welcome na welcome ka dito. Pinayagan ka na ba ng mami mo? Tanong muli ni Faye. Actually, aalis po siya kaya sa inyo niya muna ako pinapatuloy. Pagsisinungaling ni Yuri. Ganun ba? Sige, hintayin ka na lang namin dito. Ihahanda ko na yung tutulugan mo. Gusto mo bang sunduin ka namin? Tanong ulit ni Faye. Hindi na po tita. Ako na lang po pupunta dyan. Sagot ni Yuri. Sige anak, ingat ka sa biyahe ah. Ani ni Faye. Salamat po tita. Ani ni Yuri at ibinaba na ang tawag. Tumingin naman si Yuri kay Mark. Ihatid mo na lang ako sa address na ito. Ani ni Yuri at ipinakita kay Mark ang address ni Sean. Pagkatapos ng ilang minutong biyahe, nakarating na sila Mark sa mansyon ni Sean. Dito na lang ako, ani ni Yuri at bumaba. Ingat ka. See you tomorrow, ani ni Mark. Ngumiti naman si Yuri. Salamat sa paghatid, ani ni Yuri. Pinapasok na sa gate si Yuri. Pagkapasok niya, sumalubong sa kanya si Faye. I'm glad you're here, Yuri. I hope you will like staying here. Ani ni Faye at bineso si Yuri. Ngumiti naman si Yuri dito. Pumasok na sila ng mansyon at doon sumalubong sa kanila si Sean. Hindi naman siya pinansin ni Sean. Sige iha, maglibot-libot ka na lang dito sa bahay namin. May gagawin pa pala ako, ani ni Faye. Ngumiti naman si Yuri at tumango. Sige po, tita. Salamat sa pagpapatuloy niyo sa akin dito, ani ni Yuri. Iniwan na ni Faye si Yuri sa sala. Napaupo na lamang si Yuri sa sofa nang iwan na siya ni Faye. Napakalawak ng sala ni na Faye kaya manghang-mangha si Yuri dito. Yuri! Napatalo naman sa gulat si Yuri nung may tumawag sa pangalan niya. Si Sean pala ito. Anong kailangan mo? Naiirit ang tanong ni Yuri. Bumuntong hininga naman si Sean. Si Mark ang naghatid sa'yo dito, di ba? Tanong ni Sean. Napatingin naman si Yuri dito. Paano nalaman ni Sean yun? Sinabi ko na sa'yo, layuan mo na ang lalaking yun. Paglalaruan ka lang niya, ani ni Sean. Sinamaan lang siya ng tingin ni Yuri. Sabihin mo nga sa akin, may problema ka ba kay Mark? Tanong ni Yuri. Hindi naman nakaimik si Sean. Tell me, Sean. Hindi ko lalayuan si Mark kung hindi mo ko bibigyan ng rason, ani ni Yuri. Hindi naman masabi ni Sean ang rason kung bakit niya pinapalayo si Yuri kay Mark. Fine. I just want to give a warning, ani nito. Napabusangot na lang si Yuri dahil hindi niya maintindihan si Sean. Samantala, naiinis si Sean dahil hindi niya alam kung anong nangyayari sa kanya. Gusto na lang niya laging pakialaman si Yuri. Gusto niyang malaman ang bawat gagawin nito at gusto niya rin laging nakakausap o nakikita man lang ito. Naiinis naman siya kapag may kausap itong iba, lalo na kapag lalaki. Naiirita siya kapag lagi siyang sinusundan nito, pero hindi naman siya makapakali kapag hindi niya nakikita ito. Kaya galit na galit siya nang makita niyang dalawa na magkasama sa cafeteria. Kilala niya si Mark. Matagal niya itong kilala. Manloloko ito at niloko nito ang taong pinakamahalaga sa kanya. Kaya ganun na lang ang galit niya dito.
Nakita niya ang lahat ng ginawa ni Mark kay Yuri. Nakita niyang napakabait ni Mark kay Yuri at binantayan pa niya ito ng ilang oras sa klinik hanggang sa magising ito. At lalong hindi makapaniwala si Sean dahil laging nakangiti si Mark tuwing kasama si Yuri. Pakiramdam niya may binabalak si Mark kay Yuri. Hindi niya maiwasang maisip na lolokohin at paglalaruan lang nito si Yuri. Ayaw niyang mangyari iyon. Ayaw niyang masaktan na naman dahil sa lalaki iyon. Tama na ang isa at hindi na dapat umulit pa. Sino nga ba talaga si Mark? Abangan sa susunod na kabanata.